Iyon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 29, 2024 at pag-uusapan po natin, ito pong naging pahayag again ni Rodrigo Duterte kahapon diyan po sa Senate of the Philippines. In particular, yung pag-deny niya po doon po sa naging claim nitong si Colonel Rowena Garma last October 11, 2024 na siya daw po ay tinawagan nitong huli. Alam po ninyo, si Colonel Rowena Garma, a little backgrounder lamang ano, siya po ay class 1997 Kapanalig Philippine National Police Academy graduate. At simula po nang ito po ay maging police, ang karamihan po sa mga taon na kanya pong inalagi sa serbisyo ay nagsilbi po siya sa rehiyon po ng Davao. Noong bata-bata pa po yan, sinasabi na siya po ay na-assign dyan po sa Davao region kung saan nakilala niya noon si Rodrigo Duterte. At dahil nga po sa malapit na sitwasyon nilang dalawa, si Rowena Garma po ay nakakuha ng mga magagandang pwesto dyan po sa Davao region, including nung siya po ay presidente na itong si Rodrigo Duterte, ay naitalaga bilang city director ito pong si Colonel Rowena Garma sa Cebu. Kasama na rin po yung maaga niya pong retirement at after po noon, siya po ay itinalaga ni Rodrigo Duterte bilang Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager. Isang posisyon na makukuha mo lamang kung talagang ikaw ay may connection o kilala mismo ng Pangulo o ng appointing authority. At dahil nga po sa malalim na tiwala sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi talaga maikakaila na meron talagang malalim na relasyon sa pagitan ng dalawa. Ang tanong lamang kung sila ba'y magkaibigan o lagpas pa doon. Kasi ayon sa chismis, ngunit nakalulungkot po ang balita na akin pong babanggitin at ako po yung nakikiramay sa columnist na si Ramon Tulpo dahil yung kanyang eldest grandson ay si Ramonito. Ito po ay nagpakamatay. Nakalulungkot po yung bagay na yun kasi alam nyo po ang buhay talagang kaya nga po natin pinag-uusapan itong mga extrajudicial killings kasi pinapahalagahan po yan. Tapos sa isang punto, yung mismong tao ang kumitil ng kanyang buhay dahil po sa depresyon. Ang depresyon po ay hindi biro. No? Kaya kung may mga kakilala po kayo na nakakaranas ng depresyon, maganda pong pakinggan nyo po sila. Kahit ano yung sinasabi nila, pakinggan nyo lamang po. Napakahalaga po nun. Dahil yung pagsasalita, kadalasan nakakaluwag po yan sa kanilang kalooban. Sabi nga ni Ramon Tulpo, kung nasabi lamang sa kanya ng kanyang apo, maaaring hindi niya nagawa ang bagay na iyon. Anyway, balik po tayo doon sa chismis. Si Ramon Tulpo po kasi yung nagsabi na syota ito ni Rodrigo Duterte. Ang sabi pa nga ni Ramon Tulpo ay kung bakit daw niya syota ito kasi, pasensya na kayo sa sasabihin ko, masarap daw pong makipagniig sa isang naka-uniforming babae. Sabi po daw yan nitong si Rodrigo Duterte. But it appears na lahat po yan pinabubulaan ni Rodrigo Duterte, including yung statement in particular noong October 11 sa isang affidavit nitong nga pong si Rowena Garma na sinabi niya po na siya'y tinawagan ni Rodrigo Duterte. At inulit niya pa po yan eh. Noong nakaraang hearing, sinabi rin po ni Rowena Garma, I'm sorry, kung hindi ako nagkakamali, September 27 and the other one is October 11. Sa dalawang hearing na yan, sinabi ni Rowena Garma, una, yung pagtawag sa kanya noong May 2016, noong noon ay president-elect pa lamang na si Rodrigo Duterte. Ikalawang pagkakataon ay nung tanungin si Rowena Garma, kung siya ba'y tinawagan ni Rodrigo Duterte sa loob po ng while she was detained diyan po sa House of Representatives, kinumpirma po 'yan ni Colonel Rowena Garma. Pero lahat po 'yan pinabubulaanan ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Kayo po ang humusga, no? Suriin po ninyo, suriin po natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, mas naniniwala po ako kay Colonel Rowena Garma.
Kasi kung babalikan po natin ang hirang ang hearing na ito last October 11, 2024, ito po yung mga naging pahayag nitong si Colonel Royina Garme. Mararamdaman niyo nga po dito yung takot ayon sa pagtatanong ng mga kongresista sa kanya, bakit daw po siya natatakot? O, pakinggan po ninyo ito, mga tol. Of course po, it's normal, Mr. Chair, when you speak the truth, you cannot please everyone. And it's normal to anybody to have that mixed emotion. But still, it took me 1 week to make reflections. And I realized I need to do my part po. Dahil po ba sa relasyon niya sa nakaraang administrasyon kay former president? Kaya po ang damdamin. Ito, walang halong biro ah, sa kanyang pagsasalita. Nakikita niyo naman yung kanyang itsura. Talagang malalim ang kanyang iniisip, may pag-aalala, naiiyak. Hindi po ito drama. Ano, iba yung nakikita natin paiyak-iyak na ginagawa ng mga dramatik diyan sa Kongreso at sa Senado eh. Pero dito makikita ninyo talagang merong pinagdadaanan itong si Royina Garma. E kumpara nyo naman po dito sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte kahapon na lahat idinadaan sa biro, kapag ka nasusukol, biro daw, pero kapag ka hindi napapansin, eh malamang sa malamang, seryoso sa kanyang sinasabi. Ngunit, ang isa sa mga dapat nating tandaan dito, whether biro lang yan o hindi, ang mga pahayag ni Rodrigo Duterte kahapon, eh meron po yung consequences sa kanya. Dahil yan pong kanyang pagsasalita sa Senado ay hindi na po yan public speeches. Sabi nga ni Senate President Kiss Escudero, seryosong bagay na po yan dahil siya po ay nasa Senado. Hindi po yan public speeches, kung hindi isang pagsasalita kung saan ikaw ay nanumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, hindi magsasabi ng mga biro lamang. Suriin po natin muli ito pong mga pahayag dito ni Rodrigo Duterte, in particular yung pagtanggi niya na siya po ay tumawag kay Colonel Royina Garma noong May 2016, during the time na siya po ay president-elect pa lamang. Ang nagtatanong po dito sa kanya ay, sa totoo lang, disappointed po ako eh sa nakita kong performance kahapon itong si Senator Jinggoy Estrada. Ganun pa man, beside the point yan, kaya focus lang muna tayo dito sa pagtanggi niya na tinawagan niya si Royina Garma. Okay, Mr. President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is. Maraming ko rin siguro, pero tayo, sir. Alam po. Mr. Chair, Mr. President. Yung mga ganong remarks ang sinasabi na dapat hindi na kinakailangan pa. Kasi hearing in aid of legislation po ito eh. Kaya nilamon talaga ng buo dito. Sabi nga ni Senator Pampilo Lacson, nilamon ng in-invade ni Rodrigo Duterte ang Senado kahapon. Ang terminong gagamitin ko, nilamon ni Rodrigo Duterte ang Senado kahapon. Kasi parang siya talaga yung nasusunod lamang. Kapag ka ginugusto niyang sabihin ang mga bagay-bagay, nangyayari. At parang mga tiklop tuhod itong mga senador sa kanyang harapan kahapon, except, syempre, si Senator Risa Ontiveros. Kahit hindi po natin binoto, si Senator Risa Ontiveros, eh, kahit paano, humanga ako sa kanyang katatagan kahapon. Siya lamang ang natatanging senador na nanindigan kahapon sa harapan ni Rodrigo Duterte. Mr. President, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon to air your side. Dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives, marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr.? Ito po yun. Tuloy natin dito, ah. Panoorin natin itong muling pahayag. At approximately 5 in the morning. Yan. Balikan natin. During the former admin. On May of 2016, I received a call from the then president
Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then-Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Okay. Yan ay itinanggi nitong si Rodrigo Duterte. Mr. President. Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay. Hindi daw siya tumatawag, ha? Noong 2016, ewan ko lang kung parang hindi niya kasi tinanong na siya'y tumawag nitong nakaraang mga araw o linggo lamang kay Rowena Garma. Madali lang naman makumpirma yon, mga tol, itong huling tawag niya na nasa isang minuto lamang daw kay Rowena Garma. Kasi meron pong call log. Hindi po yan mawawala. Kahit i-delete mo yan sa cellular phone mo, eh siguro hindi naman i-delete ni Rowena Garma sa kanyang cellular phone. Mariretrieve at mariretrieve po yan. Kapag sinupwena po ang telecommunications company na carrier ng teleponong ginagamit ni Rowena Garma. Hindi na kinakailangan pang kay Rodrigo Duterte na telepono. Sapat na yung kay Rowena Garma. At lalo ngayon, meron pong SIM card registration. Eh, ang tanong na nga lamang, kung sakaling ganun pala, baka naman nakigamit lang din ng telepono itong si Rodrigo Duterte. Anyways, maraming maaaring maging alibis eh. Pero madali ring patunayan kung ang katotohanan talaga ay tumawag itong si Rodrigo Duterte kay Colonel Garma. Sabi niya doon sa bahay, hindi pa pala pupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you're still president-elect, Mr. President. I do not. Etong mga pagtatanong dito ni Jinggoy, so far okay ito eh. Na-off lang talaga ako sa kanya kahapon nung parang pinersonal niya si Leila De Lima. No? Tingnan natin kung mahagip natin dito yan. Ha? Pero focus lang muna tayo rito. Except kung mahagip natin dito sa nire-reaksyonan po natin na video na ito. I don't remember calling her. Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandiyan na yung lahat na sa akin. Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa... Tapos ang karagdagang pahayag dyan ni Colonel Garma, kaya daw po siya tinawagan lately nitong si Rodrigo Duterte, ay kaya daw po INC, kasi ang sabi daw po sa kanya ni Rodrigo Duterte, mapagkakatiwalaan daw po sa pera ang INC. Quadcom, sa House of Representatives, yun ang pangulo. I hate to say this, but... Nagsisinungaling yung gagang yun. Sa tingin nyo, nagsisinungaling si Colonel Rowena Garma dito, mga tol? Replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves three levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Initially, I informed the president that I was unaware of any individual with those qualifications as I had not been assigned outside of Davao, nor had I served in a national capacity. Sa tingin nyo, nagsisinungaling siya? Ako kasi sa tingin ko, hindi. Tingin ko, sinasabi ni Colonel Garma ang katotohanan sa affidavit na yan na kanyang binabasa.
makita ko mamili ng Iglesia ni Cristo, di maglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zeroin sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi. Ayon kay Garma, ang reason na sinasabi sa kanya ni Rodrigo Duterte ay mapagkakatiwalaan daw po sa pera ang Iglesia ni Cristo. Kaya, sir, I am just trying to explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong reliyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam na. Yang mga pagmumura na yan, ang bumastos sa institusyon ng Senado kahapon. Hinayaan ni Coco Pimentel, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee kahapon, na paulit-ulit na banggitin ni Rodrigo Duterte ang mga katagang yan. At wala siyang aksyon na ginawa. Maliban nung kinall out na siya ni Senator Risa Ontiveros. Pero still, nagpatuloy pa rin yung pagmumura nitong si Rodrigo Duterte. Napanood ko yung press conference kanina nitong si Congressman Abante at Congressman Fernandez. Tinanong sila kung ano ang maaari nilang gawin sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte kung sa kanila mangyayari yan. To be more specific sa mga pahayag ay yung pagmumura, magkakaroon daw ng point of order. Ano? At di na natin alam what next doon sa point of order na yon. Anyway, wala tayong magagawa kasi bastos talaga ito at glorify ng mga didishits. Tuwang-tuwa sila. Gustong-gusto nilang patayan talaga. Itong mga didishits na ito, mga utak mamamatay tao, pero majority po sa mga yan, karamihan sa mga yan, hindi pa po nakaranas pumatay ng tao. Alam niyo, huwag niyong pangaraping makapatay ng tao. Mahirap. Hindi nakakatuwa. Hindi nakakagalak. Hindi kayo matatahimik pag kayo'y mamamatay tao. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Ay, napanood ko pala. Singit lang natin ito. Kaya Kristan, ang dahilan daw kung bakit ayon sa kanyang paniniwala, muling tumakbo sa pagka-mayor itong si Rodrigo Duterte ay dahil po sa urge na makapatay ng tao. Kung papanoorin nyo po yung vlog na yon ni Kristan, hindi siya naniniwala na para iligtas ang Dabao sa maaaring pagkaagaw ng mga Nograles sa mayorship nito. Kung hindi yung urge ni Duterte na muling makapatay ng tao. Kasi kinumpara niya si Duterte sa mga psychopathic killer. Tama ba? Ano? Yung mga ang urge ay pumatay ng tao at doon sila nakakakuha ng satisfaction kapag ka nakakapatay ng tao. O kayo ba? Naiisip ba ninyo na ganun ang sitwasyon dito kay Rodrigo Duterte? Na nais nitong pumatay ng tao nang walang iniisip na maaaring maging legal na consequences dahil kung siya nga po ang mayor ng Dabao, mauulit na naman yung mga pagpatay niya nang wala po siyang aalalahaning problema sa inaarap. Dahil mayor siya. Yun po yung sinasabi nitong si Kristan. Pero yun ay teorya niya lang naman. Hindi naman natin sinasabing totoo yun. Tuloy natin ang pakikinig dito sa bastos na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nila yan. Alam nila yan kung paano ko silang murahin. Do not give me that shit. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Niligawan niyo po? Si Belila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma.
Kung wala na siguro akong ibang makita, sir. Hindi, sir. Ganyan ang sitwasyon. Ano? Ginagawang katatawanan ang isang seryosong bagay. No? Yung mga taong tumatawa dito sa mga sinasabi ni Rodrigo Duterte, mabababaw ang utak ng mga ito. Ito yung mga tao na hindi nilalagay ang kanilang utak sa tama at dapat. Seryoso yung bagay na pinag-uusapan. Tinatanong siya ng maayos nitong si Jinggoy Estrada. Hindi ako naniniwala nagpapatawa si Jinggoy Estrada dyan eh. Kasi yun ay isang pagkakataon na talagang pilit na hinahanapan ng kasagutan. May relasyon ba itong si Rodrigo Duterte at si Colonel Garma? Pero ayon sa paniniwala ni Congressman Acop, meron. Sabi nga ni Congressman Acop, hindi na siya magpapatuloy sa pagtatanong eh. Dahil kaya niyang paaminin si Colonel Garma kung meron talaga silang relasyon o wala. Ganito naman, hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako mag... Pero bakit ko siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation do sa Quadcom na sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan niyo po siya nung May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng IOC. Hanggang ngayon sir, it's a mystery. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng... Ito mga tol, huwag nating ikasama ng loob kung bakit ang mga mambabatas ay tinatawag siyang Mr. President. Alam ninyo, pupusta ako sa inyo ha. Kapag ka dumalo itong si Rodrigo Duterte sa Quadcom, ia-address din siyang Mr. President ng mga kongresista. Maniwala kayo. Kaya wag po tayong magtatampo doon. Hindi kasi yon ang ibig sabihin nila for calling Mr. President is that hindi dahil siya presidente pa rin ngayon, kung hindi respeto doon sa opisinang once niyang hinawakan. No, may nag-comment kasi, si Estrada president pa din ang tawag kay Duterte, halatang halata si Jinggoy. Lahat po sila, even ang mga kongresista, kapag kadumalo lamang ha, itong si Duterte sa kongreso, ia-address nila yan as Mr. President. Ganun po yan. Respeto po yun doon sa opisina na kanyang hinawakan. Ang Iglesia ni Cristo, na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo. Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia. Basta yun ang sasabihin ko sa iyo, Barbie Kerubin. Ano? Saka kay, sino ba yung nag-comment kanina? Kay Gerly Marquez. Kung magagalit tayo sa mga senador dahil tinatawag siyang Mr. President, magagalit din kayo sa mga kongresista kapag siya'y tinawag na Mr. President sa susunod na pagkakataon. Hindi po dahil, wag po natin gawin literal yung pagtawag sa presidente. Ano? Kasi, di ba, kung mapapansin nyo nga, nung in-interview ko po si Antonio Trillanes eh, ano po ang tawag ko sa kanya, Senator Trillanes? Alam ko naman na hindi na po siya senador. Respeto po yun sa opisina na kanya pong hinawakan, sa pwesto na kanya pong hinawakan. Hindi po literal yun, mga tol. At I hope pag napakinggan niyo po ang mga kongresista na tinatawag po siyang Mr. President, kung sakasakaling dadalo siya sa hearing, mauunawaan niyo kung bakit ang Senado tinatawag din siyang Mr. President. Ni Cristo in Davao City. Pero mas maganda sana alam ninyo,
kung gusto niyo talagang, kung katulad ni Reza Ontiveros, si Senator Reza Ontiveros, ayaw niya nung makriticize siya doon sa bagay na yan. Kaya ang ginawa niya, which is appropriate doon sa occasion, Mr. Chairperson. Kasi hindi mo naman kailangan tawagin Mr. President kung talagang gugustuhin mo eh. No? Mr. Chairperson, Mr. Chair, pero you are referring to the former president. Oh. Nag-iisip si Reza Ontiveros na kapag tinawag niya kasi itong Mr. President, sigurado magkakaroon ng backlash yun, particular din sa inyo, katulad niyo pong mga nagko-komento ngayon, higit sa lahat, baka yung mga kakamping at dilaw, magalit din sa kanya dahil tinatawag niyang Mr. President, si Rodrigo Duterte. Kaya para maging safe, tawagin mong Mr. Chair kasi yun yung rules. Hindi mo kakausapin direkta yung resource person kahit ikaw yung nag-i-interpellate sa kanya kung hindi yung chairperson ng committee na dumidinig po doon sa isang issue. What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo. Ipalabas sa... O eto na lang, para hindi kayo masyadong magalit sa mga senador. Hindi ko sila pinagtatanggol, ha? Yung fact lang na dapat irespeto ang opisina. Di ba even si Pangulong Bongbong Marcos, kapag kakaharap niya si Rodrigo Duterte, tinatawag niyang Mr. President. Di ba? Pansinin niyo yung pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos nung inaugurasyon nito. Saka yung occasion na sila yung muling nagkita sa Malacanang. Ano ang tawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya? Mr. President. Kay Macapagal Arroyo, Madam President. Kay Estrada, Mr. President. Hindi kasi yung literal na pagiging presidente ngayon, mga tol. Gusto ko lamang bigyan ng emphasis sa inyo yan para wag masyadong mapokus yung ating attention sa pagtawag sa kanya bilang Mr. President. Hindi naman yun ang issue dito eh. Ang issue dito yung kawalanghiyaan nitong si Rodrigo Duterte. At the end of the story, Mr. President, kilala niyo po itong si General Beto, Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nag-recommenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron... Magaganda yung tanong dito actually nitong si Estrada eh. No, kasi nagtatouch ito doon sa hearing ng Quadcom. No? Nung kinumpirma ni Rodrigo Duterte, nakilala niya si Colonel Edilberto Leonardo. O, ano yung susunod na pagkakataon? Sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir. Kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you do this job. You have to clear it with the... At hindi papayag itong mga chief of police kasi meron niya silang organization mismo. Hindi niya sinagot, di ba? Tinatanong lang siya kung kilala niya si Edilberto Leonardo, kinumpirma niya naman. Ulitin niya natin, baka ako nagkamali eh. Ulitin natin, ha? Yeah, na i-appoint po si General Leonardo. Ito. Kasi belonging to a religious sect, at the end of the story, Mr. President, kilala niyo po itong si General Beto, Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nag-recommenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron... Yan. Yan ang hindi niya sinagot. No? Sino ang nag-recommenda
kay Colonel Edelberto Leonardo. Eh, ang sabi nitong si Garma, siya ang nagpakilala dito kay Rodrigo Duterte. Sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir. Kasi, alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Oh, ang layo, di ba, ng sagot. Tinatanong siya kung sino ang nagrekomenda. Ang sinasabi niya, hindi niya magagawang mag-create ng unit sa PNP, which is totoo naman. Kasi paano ba nakikreate ang unit sa PNP? Ganito po kasi ang organizational structure ng PNP. Aral tayo ng bahagya. Ito po ay binubuo ng administrative and operation aspect. Yung administrative and operation aspect na yan ay nasa ilalim mismo ng tinatawag na command group. Yung command group, binubuo po ito ng Chief Philippine National Police, dalawang deputy for administration at saka operation. At ang nag-aasi sa kanila ay ang the chief directorial staff. Sa ilalim ng command group, nandiyan po ang units. Ang units pertains to the regions na meron po tayo sa Pilipinas. And how many regions do we have? 18. Kaya meron pong 18 regions. Hindi ka makakapag-create talaga ng isang unit kung walang bagong region. Magkakaroon lamang ng bagong region kung merong bagong batas providing for a new region. Katulad nung nangyari sa Negros Island Region. Nung ito ay naisa batas na, authored po yan nitong si Senator JB Ejercito. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng Region 18 at Police Regional Office 18. O, kaya yun ang sinasabi dito ni Rodrigo Duterte. Pero malayo doon sa katanungan nitong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi ako pwede magtawag ng police dito. O sige, kayo ang unit and you do this job. You have to clear it with the... At hindi papayag itong mga chief of police kasi meron niya silang organization mismo for drugs and for itong whatever. Magaling magdahilan, alibay, ano? Pero, alam niyo, meron kasing task force . Kung hindi mo kayang gumawa ng unit, meron namang task force. At yun yung malinaw na sinasabi ni Colonel Garma na dapat merong task force na buuin implementing the Davao model to national scale, Luzon, Visayas, and Mindanao. E pwede bang gumawa ng task force? Pwede. Lalong-lalo na kung yan ay inuutos ng Pangulo ng Pilipinas. Susunod ang PNP. Magkakaroon lamang po iyan ng memorandum circular. Di ba? Like for example, yung mahigit na yung talagang pinag-usapan kahapon, yung 16-2016 memorandum circular ng Philippine National Police. At saka, alam niyo, kapag ka may mga pangyayari kasi, like for example, mayor ka, sasabihin yung mayor, nagkaroon ng crime incidents, a serious one sa iyong area of responsibility, kakausapin mo yung chief of police mo, isolve mo yung problema. Kailangan malaman natin kung sino yung nasa likod ng krimen na yan. O ang gagawin dyan, gumawa kayo ng task force kung kinakailangan. Bubuo ng task force. Magkakaroon ng COPLAN, COPLAN, tapos yung COPLAN na yon, nakadetalye doon kung paano isasagawa, i-execute yung tasking ng bawat directors or sections doon sa isang city station. No, ganun yung mga sistema. Kaya mahirap niyang itanggi yung sinasabi ni Colonel Garma na siya ang nag-utos para gumawa ng isang task force na mag-i-implement ng Davao model into national scale para po sa pakikipaglaban sa illegal na droga. But anyhow, ito naman ay
subject for providing evidence, ano? Kung sino yung makakapagbigay ng evidence, eh siya yung dapat paniwalaan. O, tingnan natin kung si Rodrigo Duterte hanggang salita lamang at kung si Colonel Ruina Garma makakapagbigay ng mga ebidensya na totoo yung kanyang sinasabi. Meron na siyang ebidensya, unang-unang ibinigay niya, pares sila ni Rodrigo Duterte, pares testimonya. Eh yung iba pang mga kalakip na ebidensya doon, katulad ng mga documents at iba pang mga uri ng ebidensya. Tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na pagkakataon. By the way, ang susunod na hearing ng Quadcom, unfortunately, ang focus ng kanilang hearing ay sa dangerous drugs na, hindi na sa EJK, ay sa November 6, 2024. Mga specialized na narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung ito yung rebulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal. Siyempre, itatanggi niya. Kaya nga ngayon, dapat patunayan yan ng House of Representatives o kaya ni mismong si Colonel Ruina Garma. Abangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon, mga tol. Pero kayo, tanungin ko kayo, sino ang pinaniniwalaan nyo dito po sa dalawa? Si Rodrigo Duterte o ito pong si Colonel Ruina Garma? Sino sa dalawa sa palagay ninyo ang nagsasabi ng katotohanan? Shoutout po sa inyong lahat bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay. Punta muna ako sa inyong mga komento. Sabi ni Linda de la Vega, wala nang itatago si Garma. Kahit nakataya buhay niya, humingi na rin ng tawad sa mga napatay nung Colonel pa siya. Okay? Si Romart, sinungaling talaga, sa bibig niya mismo nang galing na may reward siyang binigay. Tama. Di ba? Alam nyo, noong mga nakalipas na araw, tinalakay po natin ito eh. Si Senator Bongo pa nga ang kumimpirma eh, na talagang tuloy yung pabuya na nakalaan sa mga makakapatay, sa mga drug suspects. Balikan natin yun. Hanapin ko lamang sa ating history. Tingnan natin yung history ng panonood ko. No? Ito po yung confirmation mismo eh, ni Senator Bongo noon eh. Pero ngayon, dinideny nila. Kaya Bongo versus Bongo eh. Sabi ni Bongo ngayon, wala daw. Sabi ni Bongo noon, meron. Sana yun? Tingnan natin. Hanapin ko lamang muna para hindi tayo kismoso dito. Nakabase sa balita yung pinag-uusapan po natin. Medyo malayo na eh. Nakailang linggo na tayo tumalakay dito eh. Pero subukan kong hanapin. Gusto ko lang iparinig sa inyo. Nakalimutan ko lang yung keyword eh. Kaya hindi ko mahanap sa search bar ng YouTube. Dito na lamang balikan natin itong history ng pinanood ko sa YouTube. Saan ba ba yun? Naalala ko na. Kung sino yung nagbigay sa akin ng link. Tingnan natin. Dito. Siya yung nagbigay sa akin ng link eh. Kino-consolidate po muna ni namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports ko mula
mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pag-recycle ng... Maraming salamat, Barbie Kerubina. Droga. At sabi niya kagkapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na... Di ba? Nandiyan pa rin po yung reward. Kinumpirma ni Senator Bongo eh. Tapos ng President-elect pa lamang ito si Rodrigo Duterte, siya nga ang nag-announce niyan. Oh. Ang kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Oh, linaw, ano yun? Nagsisinungaling si Bongo noon. Tapos ngayon siya nagsasabi ng totoo. Diba? Oh, sige, balik tayo sa mga komento ninyo. Sabi ni Judas na gunggong, dugong, digong sa Pinas. Bakit ganyan? Baka haba ng pangalan mo, tol. Top 1, ask ako, may pagkinasuhan ba si Dugong? Hindi kaya magtatago na yan katulad ng nila Roque, Bakla, Bantag, Duwag at Abulay Rapist? Sana kasuhan na yan ng DOJ at ng DILG para umusad na ang kaso. Yung tanong mo kasi, tol, pwede nating sagutin ng magtatago o hindi magtatago eh. Siya ang nakakaalam niyan. Pero sa hinala ko, eh hindi na magtatago yan si Rodrigo Duterte. No? Haharapin niya ng kaso kung sakasakali. Matanda na yan eh. Hindi na yan magtatago. Haharapin niya. Ayan ang paniniwala ko mga tol. Kung sakaling sasampahan siya ng kaso dito sa Pilipinas. Pero ang kabang-abang, kung may lalabas na warrant of arrest ng ICC sa kanya, kung siya ay magtatago doon. Yun ang gusto kong malaman, tol, Judas na gunggong, dugong, digong sa Pinas. Kung may warrant of arrest sa ICC, ng ICC para kay Rodrigo Duterte, kung siya ay magtatago o hindi. Pero kung local lamang, eh matagal pa yon. Kasi ganito proseso niyan eh. Diba, nagsalita siya sa Senado under oath. Maaaring gamiting ebidensya yon laban sa kanya sa anumang hukuman sa Pilipinas. Diba? Tapos kung sakaling makasuhan na siya, reklamo pa lamang yon sa prosecution o sa DOJ. May prosesong pagdadaanan yan. Matagal yan. Aabuti niya ng ilang buwan o taon. Tapos pag dumating sa korte, saka lamang makakapaglabas ng warrant of arrest ang hukuman. Eh ang tanong, buhay pa kaya si Rodrigo Duterte noon? Kaya mahirap sagutin yung mismong katanungan ng meron pong kasiguruhan. Okay? Ito. Sabi ni Lily Tapawan, tanga na lang ang maniniwala kay Digong. Akala niya, maluloko niya mga tao, wag na siyang magpalusot, huli na siya sa sarili niyang bibig. Inamin na niya, dati pa, pati mga alipores niya. Oo, kahapon, ano, umamin talaga siya. Merong death squad. Tinuro niya pa si Senator Ronald De La Rosa na commander ng death squad. Sino signal? Sabi ni Bato, eksperte daw siya. Digonggong magtanim ng intriga at pinaglalaban ng mag-adik. Criminal, etc. Kaya pala tinaniman niya si PBBM para mag-alsa ang taong bayan sa kaso failed. Oo. Posible, no? Posible talaga yon na, na magaling mang intriga itong si Rodrigo Duterte. Kasi ano to eh, kumbaga master ito si Rodrigo Duterte sa optics eh. Yun ang isa sa katangian niya, mga tol. Magaling siyang kumarisma sa tao. Eh, perhaps yung iba sa inyo dyan, nabola niya talaga eh, di ba? Baka may mga bumoto rito sa kanya. Ito, honest to goodness tayo mga tol. Walang masamang tinapay sa katanungan ko. Binoto nyo ba si Rodrigo Duterte dati? Kung binoto nyo, nabudol kayo. Ako kasi, di ko binoto ito eh. Ang nakabudol sa akin, yung anak niya eh, si Sara Duterte.